Ayan, nagre-record na po ako at ang pangit ng camera. Yun! Pangit pa rin. Pangit yung nasa harap. Okay. So, ang trabaho ko ngayon sa araw na to, i-present sa inyo yung mga problems related sa statement of management responsibility for, dalawa yan, itong nasa harapan ninyo, is for annual income tax return at yung pangalawa is for financial statements. So pag-usapan natin yan. Ang unang, ito kasi is nagte-training kayo, di ba? Gumawa nga ako ng isang grupo na April 15 mentorship program or group or community. Ang objective natin is pag-aralan yung ginagamit natin, sinasagmit natin sa BIR. Okay. So, ang pinagtatalunan namin ni Mau, number one, si Maureen Brasa, yung daw audited financial statements is kailangan daw isagmit sa BIR bago tanggapin ng SEC. So, yung SEC, may sarili siyang statement of management responsibility. So, bago kayo pumunta rito, nabasa niyo na ba yung statement of management responsibility? Yes, sir. Yes, okay. Pag, maaaring ilan sa inyo, no? So, may mga taxpayer na nagre-reklamo sa akin, wala rin naman akong magagawa. Ang reklamo nila sa akin eh, ayaw daw i-release nung kanilang ICPA, yung audited financial statement, kung hindi nila pipirmahan yung statement of management responsibility. So, dalawa yung pinapipirmahan, statements of management responsibility, yung isa pang BIR, yung isa pang SEC. Ang tanong ko is, may karapatan ba? Kahit sino pwedeng sumagot ha? May karapatan ba ang isang certified public accountant na i-coerce, pilitin, i-request, i-mandate, i-command ang isang taxpayer o isang korporasyon na pumirma ng statement of management responsibility? Conversation itong ginagawa natin. Anybody can open his or her mic, microphone. Sino gusto sumagot? Pwede bang pilitin? Kahit, sino ba nagbabayad ng CPA? Yung bang BIR, binabayaran yung CPA para magtrabaho? O, Mau, sige, sumagpagsalita ka, Mau rin number two. Actually, sir, dapat talaga wala. Kaya nun kasi, sa actual na practice, like kami, no, ginagawang hostage kasi yung FS. Pag ayaw pirmahan, pag di nakikita ni auditor na hindi pa pirmano yung SMR, both for ITR and SEC, ayaw mag-release ng audited FS. So, mangyayari sa management, natataranta kasi ito na, April lang na, 15 na. So, parang ganun yung nagiging kalakaran ko ngayon. Oh, okay, ang tanong is, mayroong hostage o ransom taking ang nangyayari. So sinasabi ngayon, isa sa mga trick or treat ng mga CPAs. Parang ganun si... Mga CPA, huwag kayong magagalit, nagko-conversation lang kami dito ha. Naghahanap kami ng solusyon sa mga practices na nangyayari sa CPA. Gusto ko lang liwanagin, Mau number 2. Kaya tayo nag-uusap dito. Kasi yung ganyang mga klase ng practices, ayaw i-release ng CPA yung audited financial statement kasi ayaw pirmahan pa o nadedelay sa pagpirma ng statement of management responsibility yung taxpayer. May makakilala ka ba, Mau number 2, kung
ilan yung mga taxpayer na pinipilit? Bakit sila pinipilit? At requirement ba na bago mag-release ng audited financial... Hindi, ito na lang tanong. Requirement ba na bago i-release ng isang ICPA or Independent Certified Public Accountant, yung kanyang audited financial statement daw, kailangan muna na mag-pumirma ang taxpayer ng Statement of Management Responsibility, SMR na lang yung itawag natin para mabilis. Mau number 2, anong masasabi mo doon? Actually, sir, dapat hindi. Kasi pag basahin natin yung SMR, ang may responsibility naman ng management, hindi naman yung auditor dapat. Hindi naman yung auditor ang ano doon. Responsibility niya. Ang responsibility niya, yung audited FS. Yes. Yung SMR ay management yun. So, ibig sabihin, sa pag-uusap natin ito, ito ay statement ng management. So, itong statement ng management ay responsibilidad ng management. So, sa madaling salita, sa sinasabi mo, Mau number 2, walang responsibilidad ang auditor or CPA na i-mandate, na pirmahan ang anumang klase ng SMR. Yung ba yung naiintindihan ko sa iyo? Yes, sir. Okay. So, ibig sabihin... Dapat di siya requirement. Hindi siya requirement sa audit. Yes, ang pinag-usapan natin. Para i-register. Kasi ang pinag-usapan natin is may practice ang mga CPA na hindi i-release yung audited financial statement. Pag gumagawa ba ng kontrata ang CPA sa na ibinibigay sa taxpayer, kasama ba dun sa kontrata na sila ang gagawa ng Statement of Management Responsibility? May nakuha ka bang ganun practice? Anybody can answer, ha? At ito, Mau, yung dalawang Mau dyan, ano lang to, ha? Personal belief. Baka mamaya magalit sila sa atin. Eh, bigla kayong tirahin kung saan-saan aspeto o anggulo. O, sino gusto magsalita? Kahit abutin tayo, alas 5 rito, maliwanagan lang natin ito. Kasi gagamitin ito ng mga susunod na henerasyon. Eh, yung mga, alam mo, huwag sana magagalit yung mga CPA, lalo na yung mga nasa malalaking auditing firm. Nakita ko nga yung mga ano nila ngayon, yung mga post nila sa Facebook nila, na-survive daw nila. Na-survive daw nila yung April 15. Okay naman yun. Ibig sabihin pala, isang malaking problema, isang malaking tinik o nalulunod sila doon sa April 15. Kaya nag-survive sila. Ibig sabihin, naisalba nila yung buhay nila. So, yung buhay nila yung sinalba nila. E paano yung buhay nung ginawan mo ng financial statement? Naisalba mo ba? Yun yung tanong ko sa inyo, mga CPA. Ano? So, balik tayo doon sa practice na ginagawa ko ninyo. Ito ba practice na hino-hostage nyo? Hostage. Hino-hostage ninyo yung audited financial statement. Eh, nakakatulong ba ito? Nakakatulong ba ito sa industriya ng mga CPA? Nakakatulong ba ito sa industriya ng mga bookkeeper? O ito ay nagpapasama sa imahe nating lahat, kasi CPA din mo ako. So, kung ganyan po practice nyo, sinisirao ninyo ang buong industriya. So, sino gustong sumagot? Ha? Na gustong maintindihan natin. Nagtaas ng kamay si Maureen Brasa. Mau? Pagkakaintindi ko, alam ko naman yung mga accountant may obligation in contract. So, may subject silang obligation in contract. Alam ko maliwanag sa obligation, obligation in contract. Na pag ikaw ay papipirmahin, dapat walang presence ng intimidation. Oh. Nangi-intimidate ko sila pag gano'n. Ano ba tawag doon, ma? Undue influence yun? Undue influence. Parang binigay ko sa iyo. Undue influence. So,
So, undue... Kasi... Sige, salita ka. Yes, sir. Ayun, sir. Kasi, considering na sila yung nakakaalam pagdating ng aspetong ganyan, dapat, hindi nila gagamitin yung authority or power nila para lang mapapirma yung taxpayer. Kasi nga naman, yung taxpayer deadline na, alam niya, ang pagkakaintindi niya, dapat mabit niya yung deadline, makapagpasa, makabayad. So ikaw, na CPA, dahil alam mong kailangan ng taxpayer, ginagamit mo yung ano mo eh, yung authority mo eh. Parang ganun yung pagkakaintindi ko sana. So dapat hindi ganun, di ba? Tama po ba ako? Ako, sasabi ko nga, sa umpisa lang, tama ka, Mau. Kasi sinisira nila yung industriya. Sila mismo pinapatay nila yung sarili nila. Diba? Kung kayo masipid, kung gusto nyo matuto, paano nyo poproteksyonan yung sarili nyo? Hindi ho protection ang SMR. Hindi ho kayo mapoproteksyonan ng SMR. Marami na ho tayo mga kakilalang CPA na kinasuhan ng BIR. Ha? So, wala hong nagawa ang SMR para ho sila proteksyonan. So, kung hindi ho kayo mapoproteksyonan ng SMR, meron hong paraan para ho kayo maproteksyonan. Turuan ko ho kayo, mga CPA. Kontakin nyo kami, ni Mau, yung mga kasama kong narito, at saka si Attorney Linus. Bigyan namin kayo hanap buhay. Okay? Kasi ang susunod na hanap buhay, mamaya i-explain ko. So, ibig sabihin, itapusin natin itong issue na to, yung pang-hostage po ninyo ng financial statement, para lang, ng financial statement, tama, pag hindi ko kumipirma yung ng SMR ang mga taxpayer o kliyente ninyo, masama po yun. Huwag nyo na po sana ulitin. O sino man gusto magdugtong, bago tayo pumunta sa susunod na topic. Meron pang gusto magdugtong sa inyo? Magsalita, mag-recommend. Meron pa ba? At kung wala na, let us go sa susunod na topic. Kung kayo mga CPA, pag-aralan nyo ninyo, hindi sa inyo ang Statement of Management Responsibility at huwag sana po ninyong apuin yung responsibilidad na yon dahil hindi nga sa inyo. Inyo yung pinag-uusapan po natin dito. So, management po yan. So, susunod po mga tanong sa mga kasama ko is kung sa management yan, may karapatan ba na isubmit o hindi isubmit ng mga taxpayer ang Statement of Management Responsibility? O, sino gusto sumagot? Ang pinag-usapan lang natin dito is opinion or kuro-kuro ninyo. Kaya huwag kayong matakot na magamit sa inyo ito. Ito ay pag-e-empower sa inyo kung ninyo kayang sabihin. Pag-usapan natin kung ano yung pwede natin gawin in the future. Sige, Mau, Brasa, ano masasabi mo dun sa ating next topic? Sir, kung ang sinasabi is may RR yung pagpasa ng SMR, kailangan siyang magpasa kung meron silang sinasabi. Pero, yung sa content ng SMR, parang dapat di ba tayo yung nasusunod sa content? Not necessarily naman na, ano, na, kumbaga yung content niya, hindi required na pati yung content is gagayahin natin. Tama ba ako? Oh, sino may iba pang opinion? Okay. So, ang pinag-uusapan natin dito, klaruhin ko lang. May karapatan ba na hindi magpasa ang mga taxpayers ng statement o ang mga korporasyon at partnership ng Statement of Management Responsibility? Meron! Karapatan mo ayun. Kung inaakala mo na yung SMR eh magkakaroon ng self-incriminatory problem ka, eh huwag mo ipasa. Diba? Magbayad ka na lang ng penalty.
eh penalty kasi utos sa'yo magpasa eh. Pero pag pinasa mo naman, makukulong ka, eh magbayad ka lang ng penalty. O yun yung suggestion ko. Okay? So ngayon, yung ipapasa mo, magpapakulong sa'yo o magkakaroon ka ng malaking problem, ano gagawin mo? Sinususugan ko o inaayunan ko yung sinabi ni Maureen Brasa. Okay? Kung yung content nung statement of management responsibility ay magdadagdag sa inyo ng liability in kasi liability na nga yung pag ano eh pagpapasa eh, ng SMR, di ba? So nung nagpasa ka, na-extinguish mo yung pagpasa. Pero nadagdagan ng 10 liabilities ikaw. Oh, nandiyan na yung liability ng civil penalty, nandiyan na yung liability ng ikulong ka, criminal imprisonment. So pipiliin ko na yung pinakamababang liability. Hindi ako magpapasa, magbabayad ako ng civil liability, maximum 25,000. Okay, eh kung may pasa ko naman, yun yung susunod mo na, ano liability ko? May civil ka pa rin, kung mali yan. And number 2, may criminal ka, pwede kang ikulong, gagamitin sa'yo ng BIR. So, pag-aralan natin yung content. Okay? Ang susunod na sinabi ni Maurasa, yung bang content ng SMR pwedeng baguhin? O sino gustong sumagot sa inyo? Sumagot, buksan lang yung microphone nyo. Yes, Mau 2. Pwede, sir. Pwede. Lalo na kung sa tingin mo magpapalagay sa'yo sa alanganin yung content ng SMR na yun. Correct. Naniniwala din ako at umaayon ako sa sinasabi mo. Kung yung SMR magbibigay sa'yo ng liabilities, plural, okay, baguhin mo. Wala hong batas na nagbabawal, nagpro-prohibit na baguhin mo yung content. Diba? Sabi nga doon sa content eh, nagsumusunod ka sa batas eh. O di pag-aralan natin yung content nung SMR. Unahin natin yung SMR ng SEC. Ang unang gusto ko saan itanong eh, is may SMR yung SEC. Tapos merong SMR yung BIR. Dalawa na yung SMR. Ang tanong ko, sana masagot ninyo, bakit kailangan merong sariling SMR ang SEC at merong sariling SMR ang BIR? Sino gusto sumagot sa inyo? Napakagandang question. Yes, Angelo, anong gusto mong sabihin? Jello. Sa tingin ko po, kaya sila naiiba kasi iba rin yung basis na ginagamit ng SEC versus sa BIR. Kumbaga sa tingin ko po, sa SEC, sa tingin ko basehan nila ay PFRS. Okay. Versus sa BIR, basehan nila ay ang tax code. Okay. Maganda yun. Meron mong sasalita pa? Meron pong masasabihin, Jello? Wala naman po, sir. O, sige, kausapin natin si Maureen number 2. Si sir, sa tingin ko po dyan kasi si SEC, more of inaano niya yung ano, mga investor in public. Mm-hmm. So yun yung parang mas pinoprotect kasi ni SEC. While si BIR naman, correct collection ng buwis mo. Kaya parang yung content nila, pag babasahin po natin, magkaiba talaga yung content ng SMR nila. Okay, may dadagdag lang ako sa sinabi mo, Mau, at saka ni Jello. Unang-una, ang SEC is separate and distinct sa BIR. At ang BIR is separate and distinct sa SEC. So therefore, meron silang separate and distinct rules and regulation. So may sariling-sarili silang batas. So SEC ang pinatutupad ay yung Corporation Code, Revised Corporation Code 11232.
Ang BIR ang pinatutupad Republic Act 8424 as amended. So ang latest amended niyan, amendments niyan is yung ease of paying taxes. So ibig sabihin, hindi pwedeng pakialaman ng SEC ang rules na ginagawa ng BIR. At hindi naman pwedeng pakialaman ng BIR ang rules na ginagawa ng SEC. In order to prevent irritation between SEC and BIR, nagkasundo silang dalawa na magkakaroon sila ng separate SMR. At ang SMR nila ay tumutukoy sa dalawang klase ng dokumento. Ano yung dokumentong tinutukoy ng SEC, Mau? Alam mo ba anong tinutukoy na dokumento ng SEC? Sa SMR nila. Sino gusto sumagot? FS. So, ang BIR, anong tinutukoy? ITR. So, magkaiba yung subject matter. Magkaiba. So, definitely, ipe-penalize ka ba ng BIR kung wala kang audited financial statement? Mas malinaw yun, sir. Kasi na-lay down mo yung foundation na kahit wala ka palang audited FS, kasi hindi naman pala kailangan ni BIR. Correct. Actually, hindi nire-require ng tax code ang audited financial statement. So, kung i-re-require to ng BIR sa'yo ang audited financial statement, eh, pumunta ka lang sa tax code at sabihin mo, hindi yan ang requirements eh. Ano ba requirements ng tax code? Eh, ikaw lang nagsabi, Mr. BIR eh. Ang requirements mo ay annual income tax return. At I'm responsible sa annual income tax return. Na dapat ang annual income tax return, ayan, pag-aralan ngayon natin. So ito ngayon, yung sabi ko, di ba? Nagpalista, nag-register sa waiting list. Ito ang sabi ko, how to use BIR SMR to influence BIR official so that the BIR official will not issue you a June 2024 letter of authority. Ito lang ho, nandito na yung sikreto. Gusto mo bang malaman kung ano sikreto na nakasulat sa SMR? So, ito yung sample ng SMR. So, mapapansin mo rito, ang pinag-uusapan, lalakihan ko. Ano pinag-uusapan, Jello, sa first sentence? Yung ITR po, sir. Ang pinag-uusapan is yung all information na nasa loob ng annual income tax return. Yun lang. Ibig sabihin, yun lang ang responsibility mo, mamang taxpayer. At yun lang ay hindi responsibility. Makinig ka, mamang CPA, aling CPA. Hindi nyo ho responsibility. Yun yung sikreto, mga mamang CPA at mga aling CPA. Yun ho yung sikreto. Hindi ho ninyo responsibility ang information na nasa loob ng annual income tax return. So therefore, iusin nyo yung auditor's report nyo. I-include nyo yun. Para hindi ho kayo makulong, mga CPA. Ang problema, ang ina-attach nyo sa ITR ng kliyente nyo, yung audited financial statement. So therefore, lumalabas na kayo ay kasangkot. Ito ang masasabi ko. So, doon pa lang sa umpisa, na-save ko na yung mga CPA. Na-save na natin, MAU number 1 and MAU number 2 and G. Na-save na natin ang buong CPA kingdom. Huwag kayong makisaw-saw sa hindi nyo problema. Okay. So, yun yung information nyo.
kayo mga taxpayer, napakaganda ho nitong statement of management responsibility para sa annual income tax return. So, meron pa ho kayo mga taxpayer, kung nakikinig kayo sa akin. Meron pa ho kayo hanggang June para baguhin ho yung annual income tax return ninyo. At sundin nyo ho yung nakasulat dito. Simple lang ho. Napakasimple. So, basahin mo nga, Mamang Jello, yung second sentence. Okay. Management is likewise responsible for all information and representation contained in the financial statements accompanying the annual income tax return covering the same reporting period. Imagine mo. Okay na po, sir. Okay, salamat. So, explain ko lang. Kapag nag-attach ka raw ng audited financial statement sa annual income tax return, eh magiging responsibilidad na ito ng management. Unang-una, kaya nga kinuha ng management ang CPA because hindi niya naiintindihan yung Philippine Financial Reporting Standard o yung GAAP. Pupuntahan ko lang yung Republic Act 8424 para matulungan natin yung mga, actually hindi 8424 train law. Sa train law, let's go to train law. Ayan. So, sa train law, lawful na saan ka? Ano bang ano yun? 10-10? Ayun, ito pala. So, doon sa train law, pupunta ka ngayon sa section 232. Ayan. Dito sa section 232, ayaw buksan ito. Proceed. Ayan. Ito ngayon yung train law. Makinig ho kayo mga mamang taxpayer at saka mga aling taxpayer para hindi ho kayo magkakaroon ng problem. Ito po yung train law. Okay. So, sa train law, meron kayong makikita na 232. Mag-ano yung 232? Ayan, may 232. Diba? So, puntahan natin yung 232. Ito yung 232. So, dito sa 232, section 71 ng train law, inamend po yung section 232, keeping of books of accounts. So, babasahin natin, sino ba pwede magbasa nito sa inyo? Sino gusto magtaas ng kamay? Ito, magsimula tayo sa provided. Nakikita nyo yung gumagalaw yung cursor? Basa. Kahit sino. Ako na? Sige. Provided that... Sabi ko muna, ako na po. Ako na po? May kalimutan magpaalos. Sorry po. Sabi po nila eh. Sige po, tuloy na po. Provided that corporations, companies, partnerships, or persons whose gross annual sales, earnings, receipts, or output exceed 3 million pesos shall have their books of accounts audited and examined yearly by independent certified public accountants and their income tax returns accompanied with a duly accomplished account information form. Okay. Which na, Tony, shall Tony. Contain among others. Okay. Sige. Sige. Gusto ko lang liwanagin itong sumunod na which tsaka natin i-explain. So, lahat kayo rito tingin ko mga accountants, mga bookkeepers. Ang tanong ko lang, since si Tony nagbasa, Tony, ano ba yung i-attach or i-accompany sa annual income tax return? Financial statement ba o annual information form? Nakalagay po dito, annual information form. Okay. Accomplished, duly accomplished annual information form. Maliwanag yun. Eh bakit nag-a-attach yung mga CPA na kaibigan natin ng annual audited financial statement? Hindi ba nagbabiolate sila ng section 232
At may penalty yan. Pagkakakulong yan. Under Section 275. Diba? Sir, may tanong po ako. Sino po yung makukulong doon? Sino makukulong doon? Yung taxpayer. Yung taxpayer. Because hindi siya nag-attach. Hindi siya nag-attach. Pero may penalty yan, 25,000. Kung ayaw mong makasama ka dyan, makasuha ka, eh mag-attach ka na lang ng 1702 AIF, ng corporation. So maliwanag dito sa bagong batas natin na ang pina-attach sa atin ay annual ay account information form. So hinahanap ko lang ngayon, Tony, gusto ko kasing yung practice kasi na ginagamit ng ating mga kaibigan eh contrary sa law. So meron akong pinadalang dokumento kay Mau kanina lang. Eto. Sinasabi dito sa 2020 ang pinag-uusapan AIF. Ayan. Okay. RMC 49-2020. So, sinasabi dito, pwede namang i-receive yung balance sheet income statement. Wala naman tayong problem doon. Pero kung makikita mo ito, file number 2, file number 2, at ang pinag-uusapan, magsasagnit ka through electronic audited financial statement. So, dito sa electronic financial statement, ang pinagsasagnit, ang unang-unang dokumento, ang sabi, account information form. Ayan, nakikita niyo, magalaw yung cursor. And or financial statements. Ngayon, ang tanong natin, nag-uusap-usap tayo dito, anong pagkakaintindi ninyo sa and or? Sino mamimili? BIR ba? O taxpayer? Kung ang sasagmit niya audited o account information AIF or AFS. Sino gusto sumagot? I think yung taxpayer po. Yes, tama si Jeno. Ang taxpayer ay mayroong right. Ang right is a power. Ang power, katulad niya ng electricity, kung hindi mo isasaksak doon sa electric socket, hindi ka magkakaroon ng electricity. So therefore, kailangan mong sumaksak o gumamit ng force o gumamit ng action para magamit mo yung right mo. At sa pagkakataong ito, pinakita ko sa inyo yung batas, yung train law, at pinakita ko rin sa inyo paano ini-interpret ito ng BIR Commissioner, maliwanag na meron mong choice or choices ang isang taxpayer. Ngayon, babalik ko tayo rito sa pinag-uusapan nating financial statement. Katulad ko, ayokong gumawa ng financial statement at wala akong sinasagmit na financial statement. Ito bang binasa ni Jello kanina na paragraph na sentence number 2? Kukulayan ko. Ito. Yan. Yan ba ay applicable? Oh, di ba? Nakikita niyo ba? Yan ba ay applicable sa akin? Hindi ako mag-submit ng financial statement. O kung hindi kayo nag-submit ng financial statement kasi below 3 million kayo, yan ba ay applicable sa inyo? Management is likewise responsible for all information and representation contained in the financial statement. Eh, wala ka namang sinagmit ang financial statement eh. Valid ba yung second sentence? Sino gusto sumagot? Hindi po, sir. Hindi. Jello, magaling kang accountant ha. Pagkagalingan mo, marami kang kliyente. So, ibig sabihin, kung kukopyahin mo to, papipirmahin ka blindly, naked, naked action, may mali na ba sa ginawa mo? May mali na ba dito?
sa statement of management responsibility? Mayroon ka na bang maling nagawa? Wala pa naman, sir. Kasi nagko-complain naman ko kayo sa tax code. May mali kang ginawa, Jello. Wala, sabi ko nga sa umpisa, hindi ako nagsasubmit ng financial statement dahil hindi ako required mag-submit. Ngayon, kung pipirmahan ko to, tama ba yung sinasabi rito sa second sentence? Hindi, sir. Kasi wala ka namang ano eh, FS na sinabi. Oh, kung wala akong FS na segment, ano dapat kong gawin? Ma'am, number 2. Tanggalin po yung ano. Correct. So, therefore... Tanggalin po yung wording na FS. So, ibig sabihin, hindi ito... tawag nito... mandatory statement. Di ba? Pwede mo siyang baguhin kasi hindi nga naangkop sa sitwasyon mo. Yun yung sinasabi. Yun yung pinatutunayan ko sa araw na to. Ang sinasabi ko, hindi porkit gawa iyan, preformatted na, pipirmahan nyo na. Hindi po. Kung ganun mo ang kasanayan ho ninyo, ang pagpapractice ninyo, meron pa ho kayong pwedeng gawin. Baguhin ho ninyo. Hindi pa huhuli ang lahat. Sa madaling salita, mao number 2, pwedeng baguhin, bawasan, o dagdagan ang nakasulat sa lahat ng statement of management responsibility provided na hindi nang nangyari yung nakasulat doon. Tama ba tayo? Mao number 2. Yes, sir. Actually, sir, ganyan ang ginawa ko sa ano ko. Kasi naka 8% ako, no? Mm. So, yung ginawa kong wording sa SMR mo, kung alaw niyo lang po ako basahin. Sige, basahin mo. Pwede mo rin pakita. Ang leader yun, the management of Navarrete Moreno Hernandez is responsible for all information and representation contained in the annual income tax return. So, dinilip ko yung mga wording ng mga FS kasi hindi naman po mandated na ano, mag-submit ng FS sa ano, BIR. Oh, kita mo na. So, tama so, binago ko po yung SMR ko. So, tama yung ginawa mo. So, ngayon, basahin natin, ikaw na magbasa nito. Itong ating third sentence. Applicable ba sa iyo yung third sentence? Mau, pakibasa mo. Furthermore, nababasa mo ba hindi? Further, yes sir. Furthermore, the management is responsible for all information and representation contained in all the other tax returns filed for the reporting period, including but not limited to the value-added tax and or percentage tax return, withholding tax return, documentary stamp tax return, and any and all other tax returns. Yan ba lahat? Meron ka yan? Meron ka mong value-added tax return? Wala, sir. Presentation. Ang share lang talaga. Kaya, dinilit ko din po siya, sir, sa SMR ko. Kasi wala po kung ano lang talaga ako, sir, yung 6-year, yung annual lang, tsaka yung ITR lang. Pero sinang po yung meron akong tax. Pero so, wala talaga, dinilit ko po. Dinilit mo itong furthermore, lahat? Opo, sir. Dinilit ko po yung morning. Alam mo, magaling ka, Mau. Ikaw, isa ka sa mga accountant na nakausap ko, pati si Jello na nag-iisip. Yan naman nag-iisip. Oy, kung kukuha ka yung accountant, ha? Nandito si Mau na Navarrete, ha? Nag-iisip na accountant yan. Yes, Mau rin, Brasa. Anong sasabihin mo? Sure. Yun ang ginagamit niya. In-edit niya yung mga ginagamit niya sa client niya or sabi niya kasi naka 8% siya. Medyo na nawala lang ako doon sa kanyang Yung yan po yung ano, yung personal na SMR ko, pero iba din po yung sa client. Yeah. So, 8% required mag-SMR? Yes, ma'am. Ang required attachment mo kasi yung SMR eh. Sa 8%? Ako. Ako rin may SMR ako eh. Diba? Pero hindi ganyan ang content.
Grabe. Mag-isip, mga accountant, hindi lahat po nung nangyayari sa taxation applicable sa inyo. Mag-isip naman po kayo. Kayo mga taxpayer, malalaman ninyo kung competent yung accountant nyo o hindi. Sa SMR pa lang, makikita nyo na kung competent. Eh, ito lang, yung tip ko sa lahat ng SMR, ito ho, isa sa mga delikado. Eh. And, baguhin ko nga yung kulay. Sabi rito, and any and all other returns. Kailangan specific, di ba? Hanapin sa inyo ng BIR excise tax. O hindi naman pala kayo kasama sa excise tax. Diba? Hanapin sa inyo ng BIR yung 1708 o 040401. Ano ba yun? Diba? All returns eh. Lahat ng tax returns, sabi mo eh. So, baguhin mo nyo yun. Suggestion ko sa inyo. Ibig ko lang sabihin na pinag-aaralan natin, kung ayaw po ninyo na kayo ay makatanggap ng June 2024 LOA, pag binasa lang ng BIR yan, alam na agad na wala kayong alam sa tax. Alam na agad. Yan po yung technique nila. Bakit? Eh, kinopya mo eh, na walang changes. Grabe. Okay, so naiintindihan nyo na paano mag-isip ang mga BIR visa. O sino gusto magsalita? Eh, tatanungin ako sa lahat na nandito. Natututo ba kayo? Yes, sir. Ah? Yes, po, sir. So, ang isang magaling na accountant o tax specialist, nag-iisip. Hindi kopya ng kopya. Talo kayo doon. So, ngayon, pupunta ngayon tayo dito sa number second paragraph. O, Jella, pakitulungan mo ko. Ano nakasulat sa second paragraph? In this regard, okay po. In this regard, the management affirms that the attached audited financial statements for the year ended December 31, 2018 and the accompanying income tax return are in accordance with the books and records of blank, complete and correct in all material aspects. Stop. Tingnan mo na, ha? Stop. Okay, ito explanation ko. Ang una nating pinag-uusapan kanina, bakit dalawa SMR? So, ang sabi ni Jello, sir, yung isang SMR pang SEC. Kasi yung isang SMR ay gawa sa Philippine Financial Reporting Standard. Sir, yung pangalawang SMR ay pang annual income tax return. Kasi gawa yan sa tax code. Yun yung una. Hanapin ulo ko. Okay. Ngayon, may statement ka na nakakatakot. So, dito sa statement na to, nakasulat, sabi mo rito, yun daw, financial statement, yeah, sulat natin, maganda yan eh. Ito daw, financial is audited, financial statement na audited, ay galing sa books, galing sa records. Okay. Tapos, yung binago mo rito. Dito sa unang sentence mo, ang naka-attach sa annual income tax return mo, audited financial statement. Tandaan nyo yung binabasa nyo, ha? Ito sa pangalawang sentence nyo, ang naka-attach, the attached audited and the accompanying income tax return. Yung income tax return na ngayon, yung nag-o-accompany ng audited finance, ng audited, baliktad ha, binaliktad. Ngayon, okay lang yun. Yung annual income tax return mo raw ay galing daw sa books at galing sa records. So, sa madaling salita, yung audited financial statement galing sa books and records at yung annual income tax return galing sa books and records. Ang tanong ko ngayon, mao number 2, kung galing silang dalawa AFS saka ITR sa books of accounts at saka records, pwede bang similar yung kanilang figure, yung facts and figures nila? Hindi po, sir. Kasi may mga
mga certain talaga na regulation si BIR na hindi tumatama dun sa ante sa reporting standard ni ano ni PFRS. Like for example lang sir, magbibigay lang yung here entertainment amusement representation. Mm. So pagdating sa FS, full deduction 'yan para mag-arrive ka sa financial income or financial loss. Mm. Pero pagdating sa ITR, may ceiling po siya eh. If ano ka, supply, if a major ng business mo services, or if goods ka, so merong criteria si BIR na threshold. Mm. Apply mo 1% or yung 0.50% lang, yung pwede mong i-deduct. Correct. So hindi talaga siya pareho ng figures mo. Mm. Meron lang akong gustong i-improve sa iyo. Huwag ka sana magagalit, Mau. Ha? Opo. Ang tanong ko is based dito. Based dito sa nakikita mo. Ang sabi, yung daw financial statement sa annual income tax return, isa ang pinagmulan. Books and records. Para mas madaling maintindihan. Itong kapatid kong si Lenleng, at ako, magkapatid kami, nagmula kami sa nanay, Lina namin. I love you, nanay. So ngayon, magbabago ba yung aming tawag nito, pangalan? Magbabago ba yung nanay namin? Hindi po. Hindi. Yung pagtuturo ba ng nanay namin, magbabago ba kay Emelino? Iba tuturo ng nanay ko? At iba tuturo ng nanay din ako kay Jocelyn? Depende po. In general, pwede ba turuan ako ng nanay ko na kasamaan? Tuturuan ng kapatid kong si Lenlen ng kabutihan? Ganun ba mga magulang? Di ba po? Pareho lang po. Diba? Pareho ano tinuro sa akin? Tuturo lang kay Lenlen yun. Kasi yun na yung habit niya. Ibig ko lang sabihin, kung isa pinagmulan, okay, magkakaroon ba ng difference yung kanilang result? Kung galing sa books, galing sa records, hindi po. Eh bakit magkaiba? Yung iba ang content ng financial statement, napakalayo sa content ng annual income tax return. Ito ay, alam mo, makukwento ko lang sa iyo, sa Lancaster versus BIR. NDIR versus Lancaster. Diniwanag na ng Korte Suprema yan. Ang Philippine Financial Reporting Standard o yung Generally Accepted Accounting Procedure ay hindi, yun ang sabi ng Supreme Court, hindi siya interchangeable sa tax code. Hindi sila pwedeng pagpalitin. So kung yung annual income tax return mo ay gawa sa tax code dahil ang books of accounts mo galing sa tax code, yung record mo galing sa tax code, eh dapat kalabasan ng iyong annual income, ang inyong audited financial statement, MAO. PFRS ba? Kasi isa lang naman source natin. Yun yung sinasabi dito. Alam mo na siya. Diba? Yun yung sinasabi dito. Pinaliliwanag ko sa inyo. Yung statement of management responsibility, napakalinaw ng sinasabi. Iisa lang ang pinagmulan ng audited financial statement at saka ng annual income tax return. Saan? Sa books. Kaya pag ginamit nyo ito, hindi kayo mag-audit ng BIR. Galing sa books at galing sa records. Unless may dalawang libro, unless may dalawang records, eh talaga magkakaiba. Eh bawal yun. Yung mas matinding parusa rin. Diba? So ngayon, nakakagulo itong statement na to. Nakakagulo. Okay? Dahil hindi alam nung gumawa nito. Na kung iisa pinanggalingan, isa lang ang figures, isa yung facts, eh kahit anong itawag mo dyan, parehas ang kalalabasan yan. Parehas lang ang result niya. So nakita nyo na yung medyo questionable, hindi naman question, actually, it's yung medyo questionable yung ginagawa ko ngayon. Sa totoo lang, magagalit ang maraming CPA sa akin, pero mas marami namang matutuwa dahil mga taxpayer. Sir, kung gagawin, mamang taxpayer at saka mamang aling CPA, aling taxpayer,
kung gagamit po kayo, ha, mamarapati ninyo na sumunod po kayo dito sa pinipirmahan nyo every year na galing sa books at galing sa records yung annual income tax return mo. Huwag na yung audited financial statement, yung account information form na lang, ha, galing sa libro, galing sa records nyo. Hindi po kayo ma-audit ng BIR. Actually, babago, ang pagbago nito, tatanggalin ko yung audited financial statement dito. Ipapalit ko, annual income, account information form. Hindi ko gagamit as far as taxation is concerned. Hindi ako magsasubmit ng annual income, audited financial statement. Hindi. Annual account information form. Sinasabi ko na kay GE. Tsaka ipagamit na natin sa mga kliyente. Definitely hindi ma-audit eh. Okay, naintindihan nyo na? Pwede pong magtanong po doon. Sige, magtanong ka. Pwede po mag... medyo naguguluhan po kasi ako. Di ba, sir, yung FS natin, yung katulad po nang sa kliyento, yung FS niya, syempre nandun na po lahat nung yung mga expenses po. Pero pagka nag-compute kami ng ITR, merong reconciling items doon. Kasi hindi po lahat ng expenses pwedeng allowable deduction. So ngayon kung account information po yung ipapasa ko, ang dapat po ba na figures doon yung mga allowable deduction na po? Hindi, nakasulat dito, pakita ko sa'yo, ha? Para hindi ka nalilito. Ito yung rule. Nako, maraming matututo sa ating CPA na to, tsaka mga bookkeeper. So, kung meron mo kayo, mga bookkeeper ko, sinasagot ko lang po yung tanong ni Mau. Bakit hindi balanse? Okay. Kaya hindi siya balanse, ito po yung sagot. So, kung meron mo kayong pagkakataon, i-download nyo itong, yan, medyo sirago yung kopya ko, RAMO 1-2020. Ito po yung first page niya, sira yung sa akin. So, doon sa, meron po yung tinatawag na audit purest procedure pagdating sa income. Pagdating pala sa expense. Kasi pinag-usapan natin dito expense. So, ito, nababasa mo ba MAU number 2? Yes, po, sir. Okay. Nakasulat dito, audit of income and expense. Sino mag-audit, MAU? Si BIR official. Okay, si BIR official. So, ito yung trabaho niya. Kanina niya gagamitin itong trabaho na to. Sino yung subject matter niya? Taxpayer. Okay. So, meron ditong audit of income at meron ditong audit of expense. So, pupunta tayo sa audit of expense para maintindihan natin. Teka, mukhang mali yung pinakikita ko sa'yo. So, inahanap ko, kailangan, hindi ko makita, 172. Ang sabi kasi dito, yung expenses na na-incurred for business at saka sa okay, pero nandito siya, hindi ko lang makita ngayon. Sabi rito, yung expenses na nagamit sa business ay deductible in full. Walang question yun. So, ang problema mo na lang is yung documentation. Ay, ito pala. Oh, nakasulat.
Nababasa mo ba, Mau? Nababasa mo? Expenses? Yes, po. Expenses chargeable against income are allowable in their entirety only for business, partnership, and corporation. Nasa business ka ba, Mau? Yes po. So therefore, lahat na... May self-practice po ako. Okay nga. Ibig sabihin, kung nag-itemize deduction ka at yung business, yung expenses mo na chargeable sa income mo, yun yung sabi, expenses na chargeable sa income mo, sa pangkahalatan, ay deductible sa iyong income. Ang liwanag eh. Liwanag eh. So, pag kung deductible sa iyong income, meron ba reconciliation? Yes po, sir. Deductible na lahat ng expenses mo sa iyong income, meron ka pang reconciliation? Paano nangyari yun? Like sa client ko, kasi di ba yung sa ano po, yung mga representation nila, kakat kita. Doon muna tayo sa pinag-aaralan natin, yung statement of management responsibility. Sabi, in accordance with the tax code, yung expenses, deductible in full o hindi? In full po. O, therefore, kung deductible in full, wala kang reconciliation. Diba? Ang problem, dun, balik tayo sa kliyente mo. Ang problem, hindi yung kliyente mo. Mau. Ano ang problema? Bakit kami mayroon ang disallowed expense? Kasi doon sa ano, yung threshold ng VIR, gumamit ka ng maling accounting title. Yun yung dahilan. Opo, meron yun, yung representation. Oo nga. Tama bang accounting title para sa iyo? Yung ano sir, ngayon pina-reclass ko po yun sa travel and expense. Travel needs. So ngayon, nalaman mo na meron ka pa ng power. Ang power mo, gumamit ng accounting title na magiging deductible lahat yung expense mo. Yun yung pinag-usapan natin ngayon. At wala itong connection dito sa ating pinag-usapan. Dito, di ba? Tingnan mo ang pagkakasama, pagkakaliwat nito. Ganda-ganda ng sinasabi ng BIR ito eh. Complete and correct in all material respect. Paano ka magkakamali dyan? Complete and correct in all material respect. Ba? So, tingnan mo. Ito pa ngayon. Basahin mo nga ito, Jello, yung letter A. Magsimula ka sa management, likewise affirm. Management likewise affirms that A, the annual income tax return has been prepared with the provisions of the National Internal Revenue Code as amended, and pertinent tax regulations and other issuances of the Department of Finance and the Bureau of Internal Revenue. Stop. Next po, sir. Tama na. Sabi dito, ginawa yung FS in accordance sa imahe ng National Internal Revenue Code at sa mga regulasyon daw ng Department of Finance at Department of Bureau of Internal Revenue. Sino gumawa ng annual income tax return? Sino gumawa ng annual income tax return? Taxpayer. So, nung ginawa ng taxpayer yung annual income tax return, sabi mismo ng taxpayer, under the statement of management responsibility, in accordance yan with the tax code at saka ginawang rule ng Department of Finance at saka BIR. Eh di tama. Di ba? Tama ba, Jello? Yes po. So, kung yung annual income tax return nagawa daw, sabi ng mga taxpayer, gawa daw
sa tax code at saka mga regulasyon ng BIR. E saan gawa yung books at saka yung records, Jello? Books and records. O, saan gawa? Ano po? And different po ito, different po ito sa FS po, di ba? So, oh, iba, magkaiba. Kasi, ganito, Jello, eh. Paliwanag ko sa iyo. Nung ginamit yung annual, yung tax code at saka yung regulasyon ng Department of Finance at Department o at Bureau of Internal Revenue, ang resulta, annual income tax return. Yun yung resulta. Okay? Kung gumamit ka ng tax code sa annual income tax return, anong gagamitin mo sa books at saka records, Jello? Kung ano po, sir? Kasi ang pinaka subject, ang pinaka ano po natin, pinag-uusapan yung AITR. So dapat tax code din yung pag-record natin sa ano. Parang 'di ba kung mali po kasi pag ginamit po natin yung GAAP sa pag-record sa books kasi iba yung basis ng GAAP. Katulad ng sa GAAP po, alam ko accrual basis po sila mostly. Tapos sa ano naman po? No po, yung tax code. May mga provision po, siya na tawag dito. Ayun, may mga provisions po na rin i-require ng taxpayer na ganito sila mag-record. Katulad ng, ang tawag dito, cash basis po. Okay. Jello, paliwanag ko lang sa'yo. Tama yung sinasabi mo. Wala, ang SEC ba, Mau, o Josephine, o Christine, kung sino man ang gusto sumagot, nagre-require ba ang SEC ng books of accounts? Hindi, tama ba? Nagre-require ba ng accounting records ang SEC? Hindi. Iisang departamento ng ating gobyerno ang nagre-require ng records, accounting records. BIR lang po yun. Iisang departamento ng ating gobyerno ang nagre-require ng books of accounts. Yun po yung BIR din. Isa rin yung departamento ng ating gobyerno, BIR din, ang nagre-require ng annual income tax return. Gugustuhin ba ng BIR na mali ang iyong records, mali ang iyong books, mali ang annual income tax return? Gugustuhin ba ng BIR? Yung ba ang gusto nila? O ng BIR as an organization? Na mali ang records mo, sa books of accounts mo mali pagdating sa annual income tax return mo. Gugustuhin ba nila yun? Hindi po, sir. Hindi! Tatay natin sila eh. Ang mga government official, ang gobyerno, tatay natin. Walang magulang na magtuturo in general ng masama sa anak. Kaya nga sabi ko, kung gusto nyo mag-influensyahan yung BIR, baguhin nyo yung SMR nyo. Yun lang ang technique. Kasi pag binago nyo yung SMR ninyo, alam ng BIR, alam nyo yung tax code. So, hindi na kayo i-issue ng LOA. Yun yung sinasabi ko, matagal na. Diba? So, itong item number 2, ayan, itong item number 2, letter B, walang disparity. Grabe naman ito. Walang disparity. Bakit? Tax code sa tax code yan eh. Diba? So, tinatanggal yan. Hindi yan applicable sa iyo. Bakit? Self-incriminatory statements yan. Self-incriminatory. Diba? So, itong letter C, ganun din. Kung wala kang existing na problema sa BIR, hindi mo kailangan nyo last praises or praise ng letter C. In reality,
magandang ebidensya itong SMR pang-BIR. Baguhin nyo lang. Baguhin nyo. Huwag nyo kopihin verbatimly yung nakasulat. Self-incriminatory. So next time, pag-uusapan naman natin yung SMR ng SEC Part 2. Ayan. So, inibitahan ko kayo sa April 30, meron tayong How to Close Open Cases. Baka may makakilala kayong gusto umating. Tuturuan ko kayo paano gamitin ang ease of paying taxes. Maraming nagle-lecture tungkol sa ease of paying taxes. Umating kayo! Check ninyo kung talagang competent yung lecturer. At meron kayong makukuha. Paano gamitin ang ease of paying taxes sa open cases? At paano hindi kayo magbayad ng penalty? Kasi sabi ng mga taga-BIR, magbayad ka ng penalty! Ibig ba sabihin, pag nagbayad ako ng penalty, mas makuklose yung open cases ko? Tanong yung sarili mo. Ganun ang tanong. So, any question sa ating pinag-usapan sa araw na to, mga kasama kong nagsiating. Maraming salamat kay Maureen, number one. Maureen, number two. Si G, nandiyan dyan. Tsaka si Tommy, si Christine, si Josephine, tsaka si Jello. Thank you. So, meron pa kayong gustong tanong bago natin ito i-close. Wala naman po on my end po, sir. Okay. Wala naman na. Wala na. Wala naman na. Sir, may tanong po si Anthony. Oh, sige. Sir, si Tony. Yes, Mau. Sir, number one. Sir, si Tony po. Oh, Tony. Kamusta ka, Tony? Mabuti naman po. Masayang masaya. Okay, very good. Nakakahawa kasi yan. May mga po. Sir, meron po kasi kaming pinag-de-declare po kami ng sworn declaration tungkol sa pagiging complete, correct, and accurate ng isang record namin. Yung tungkol sa 2307, mga scan cap. Affidavit yan eh. Nakikita ko parang similar to sa SMR eh. Hmm. Yun nga lang, ang different, ang SMR ba pinapanotary o hindi? Hmm. Itong sworn declaration, pinapanotarize pa eh. So, ano po kami dito? Medyo alanganin ako dito. Nababasa ko naman, nag-search ako sa BIR website, requirement daw ito para mag-submit ng scan copy ng 2307. So, ano sabi mo, true and correct on what aspect? Nakalagay dito, certified the following in compliance with the requirements submitted herewith containing 2307. Yung scan copies that the contents of the DVD are being submitted here with conform to the condition specifications requirements set by BIR and that the soft copies of the BIR contained in the DVD are being submitted here with are complete and exact copies of the original thereof. Hmm. Tapos sa kasulat pa dito, I declare under penalties of perjury that the foregoing attestations are true and correct. Mahirap nga yan kasi may perjury. Ikaw ba gumawa yan? Ikaw ba gumawa? Hindi po. Okay, ba't ka mag... Bakit ikaw mag-i-sign na kay David na hindi ikaw gumawa? Wala kang personal knowledge pa yung ginawa. Ayun nga po eh. Delikado yan. Pero requirement, yun nga po eh. Namimili ka lang. Bakit ka nalang Beb, pwede mo namang baguhin, maging specific ka. O kaya magbayad ka ng penalty. Hmm. Penalty na lang, kaysa naman kaysa makulong ka. O, di ba? Pera lang yan. Hmm. Tapos, ano pa to, pinapanotarize pa. Gusto pa nilang ipanot. Although, nabasa ko po sa BIR website na ito yung ini-impose nila. So, pwede yung nakasulat sa BIR, sa BIR website. Check mo muna, RR ba yan? Revenue Regulation ba yan? Meron po. Opo, 2015. Ganito yan, Tony. Pag hindi ka sumunod sa RR 2015, anong RR yan? Number 2-2015. Ang ikakaso sa'yo, Section 275. 275, yung may 6 months. 6 months imprisonment. Or 1,000 pesos. And 1,000 pesos. Or 1,000 pesos. Oh. Yeah.
Ah, okay. Depende sa ano ni judge pa yun. Oo. Discretion ni judge. Oh, at suggestion po, so, mag-submit ka tanggalin mo yung mga delikadong statements. Yung mga self-incriminating statements, siyempre, na tanggalin po. Uy, siyempre, tanggalin mo. Opo. Hindi natin kukopyahin galing kay Pierre. Yes, kung self-incriminatory, di ba? You have the right to remain silent. Di ba? Anything that you will say will be used against you in the court of law. Opo. Eh di, so, parang maingat ka. Opo. Required po ba na notarize talaga ito? Kasi sinusulat nila sa RR, notarize daw po. O, okay siya, notarize mo. Kaya lang, kontrolin mo yung content. Or yung content, oh, control. Kontrolin mo yung content, i-restrict mo yung content. Diba? Notarize mo na isang sentence lang yan. Pwede na yun. Diba? Tanggalin mo yung incriminatory statement. Hello, okay. Sir. Ha? Hello, sir. Yes. Hindi ba po pwede sa EAFS mo na lang yan ipasa? Yan, ano? Ano po ba yung 2307? Oo, oh, 2307. Hindi ba pwede po ba sa EAF na lang yan? Parang hindi ka na bang gano'n? Kaya atas? Ipasa nung parang USB. Ah, yung e-submission po ba yun, Ms. Mao? Oo. Oh. Kasi hindi na ako nagpasa ng ganyan eh. Parang hindi na ako nagpasa nung sinesertify ko yung nga ba yun, yung sa USB, sir, di ba? The exact copy. Yung pala po yun. Doon na lang sa EAFS. May e-submission. Okay. Yun ba yun? Opo, bigay ko po. Opo. May RMC po dyan na nilabas ang BIR na pwede kang magpasa ng ano yun. 2307 sa e-submission. No, yung ba yung scan copy? Opo, scan mo po yung ano, mga 2307. Tapos i-attach mo, isa-submit sa kanila. Hmm. Doon sa EAFS po. Attachment po ba yan sa ITR? Hmm. Opo, doon po. Pwede po yun. Ah, sa e-submission na lang. Okay. Pwede. Pasenda lang din mo ng RFC. Opo, opo. Isa-send ko po sa chat po. Yeah. Meron din po kasi kaming na-encounter minsan nung sa iba na tinatanggihan. Yun nga po, yung parang nabanggit niyo kanina, hino-hostage yung ano, yung FS pagka... What is yung tinatanggihan yung opo, yung tinatanggihan na i-release yung FS for submission. Dapat sa contract yan, Tony, nakasulat na ito lang yung isa-submit. Ito lang isa-submit mo sa amin. So, kami gagawa kami gagawa ng SMR namin. At kami rin ang magde-decide kung sasagnit namin at kailan namin sasagnit. Ganun dapat ang nakasulat sa kontrata. Ah, okay. So, engagement with the, no, with the CPA. Oh. Sige po. Kasi, sir, sige po ako. Okay. Kasi, sir, kasama po siya dun sa package na binigay ng CPA payer. Tapos, so parang obligado silang pirmahan yung sworn statement na ginawa ni CPA na yung pong binasa nga ni Anthony. So, ang tanong namin, what if pag pinapalitan ko kasi papalitan, let's say papalitan namin yung statement based on the, in favor of the taxpayer. Tapos, pagdating kay CPA at na-notice niya na pinalitan, tapos biglang hindi niya tinanggap. So, may authority po ba na hindi tinanggapin yung pinalitan? Hindi naman sana ipapay, ba't doon kailangan bigyan ng kopya? Sila po kasi magpapareceive. Hindi so, na. Pag na-notice sa, yan. Sabi mo kami nila magpapareceive para wala kami problema. Bakit mo problemahin yung hindi yun? Okay. Diba? Okay. Mas madali po mag-submit sa electron, sa audited electronic, ano po? Submission po. Electronic submission. Opo. Okay. Pwede ba submit yung IDR mo, pati yung audited? Oo, oh, sa ano, sa website. Electronic. Opo. Lang na po lahat. Hindi mo pwede mo basta na-perform mo lahat pag-provide ng ITR within 15 days, isa-submit mo online. Opo. I-puro scan lang po. Nandalaman na din na po yung naming convention. Noted, Mao, to. Okay.
Mas madali po yan. Para wala ka na pong ganyan na sworn declaration ko. Dami tayo tutunan, ha? Tuturuan ko sa kayo sa susunod pag natapos ko itong accounting procedures na ito. Mga 300 pages pa ito eh. Napabanggit ko eh. So, meron na kayong tanong, sagot, etc. Okay na tayo. Maraming salamat sa pag-attend. Susunod, part 2. Gawin natin yung part 2 nito, yung para sa mga SEC, financial statement. So, with that, thank you very much and see you later. Mabuhay po kayong lahat. Thank you, sir. Salamat. Thank you po, sir. Salamat po. Salamat.